their coming out story. So I'm coming out. I want a word to know. Huwag po tayong gagawa ng bagay na ikakasama natin at ikakasama ng image natin. Siyempre, yun lang naman din yung gusto ng mga magulang natin. Ang mapabuti tayo kahit ganito tayo. Tama. Hi mga kabeks! Welcome back to our channel! Dito naman tayo sa isang makulit pero malupet. Yeah. At nakaka-good vibes na mga videos! And I'm Gino. And I'm Jenna. And we are the Ginger Bakes! So ayun mga kabeks, bago tayo mag-start, gusto ko lang pong shout out yung mga bago natin sa ating YouTube channel. Welcome sa inyong lahat mga kabeks. And gusto ko rin pong i-shout out yung mga magagandang comments na natanggap natin sa mga previous vlog natin. Ito si Lara! Hi! Ayan, thank you! Ayan, sa good comments. Ayan, thank you! Oh yes! Thank you sa inyong lahat, sa inyong good coming. Na-appreciate nila yung mga comments. At kung bago ka lang dito sa aming channel at napadaan ka, just click subscribe button and the bell button para mauna ka sa makulitang videos namin. Yeah. So itong vlog po namin is ang gagawin namin. Siyempre yung pinakamahirap na part. So, sobrang hirap. No! Ang part na pinagdadaanan ng isang LGBT. So, yan ang vlog po natin. So, yun nga is our coming out story. So, I'm coming out. I want a word to know. So, yan. Coming out story po namin. Siyempre, yung iba sa inyo, hindi pa alam. May iba-iba naman tayong mga coming out story, mga kabek. So, yes. Yung coming out story namin, medyo hindi siya, alam mo yun, hard as ibang tao. Yes, that's true. So, sana may inspired kayo. And sa mga parents, sa mga magulang out there na may anak na yan, pirang piling nyo, closet gay sila. Mm-mm. Sana maging magandang inspirasyon tong maging message namin dito sa vlog namin. Yes, lalo na sa mga ano talaga, yung nahihirapang mag-design. Alam mo yun, hindi nila alam kung paano simulan. Start. Yes, so yung aming coming out story, mag-start ko sa akin. Sabi nga ni Gerald, hindi natin alam kung paano sisimulan. Minsan, hindi natin alam. Yes. Pero alam mo, naniniwala ako na lahat ng bagay makukuha sa dasal. Yes. Lahat ng bagay narinig. Exclusivo! Live! So yun, dito kasi, lang ngayong gabi! Kasi nung time na yun, hirap na din ako. So nag-pray lang ako kay God. Siguro yun yung sign niya. Before po pala, ito yung ilan lang yung may alam nito sis. Hindi ko lang kung alam mo to. Yung tayo na may girlfriend ako nung high school kami. Yes, alam mo yun sa vlog ko. Nagka-girlfriend ako nung high school ako. Tapos nahihirapan ako. Parang sabi ko, comment down yung mga naka-relate na may girlfriend. Mas nahirapan ako kasi may gusto din akong lalaki. Hindi ko naiintindihan yung feeling. Alam mo yun? Yung ano sabihin ko? Wait lang. Yung feeling na alam mo yun, sis, na parang naggulong-gulo ka na sa stage na pala ako ng ano nun, gender, ano tawag doon, sis?
Identity crisis. Ayan. Crisis ng... Crisis. So, yung crisis na yun. Oo, sa experience namin, to cut the story, nag-pray ako kay God, binigay niya sa akin yung sign na yun. Ang sign na yun, kung may... Angels. Not the angel. Kung may hahalik na lalaki sa akin, bading ako, napaka-imposibleng may humalik ayun, sa akin. Naalala ko yun. Naalala mo yun. Tapos, kung hahalik... Kasi may girlfriend nga ako. Napaka posible na halikan ako ng alam girlfriend ko. Wilson Guevara. Si Guevara, oo. Yung parang biniro niya ako, tapos umiyak ako. Ano, to cut the story, dun ko na ano na, wala, pinapakinggan yes, ka, Bex, hinalikan siya ng lalaki. Exactly. Pero hindi sa... Sa lips. Dito lang, parang biru-biruan nung sa school. Tapos nung biglang... high school kami. Shout out, Mark! Ayun. So yun yung coming out story ko na sarili ko. Pero nung nalaman ng... Sa sarili pa lang sarili yun. Sarili ko yun ha. Kasi pinagdasal ko. Lahat kasi ng bagay, pinagdadasal yan. Lahat ng bagay, diba sis? Mm-hmm. So to cut the story, naging smooth lang yung ano performance. Naging smooth. Naging smooth yes. Yung ano ko, yung ano ko. Pero nagkaroon ako ng girlfriend. Ang alam ng parents ko is, yun nga, lalaki ako kasi tatlo yung naging girlfriend ko. Pero nahuli ako na may mga lalaking nakahubad din sa cellphone. So, doon ako kinausap ni Papa ko. Ni Pudra. Ano ba yan? Ano ba yung mga Andrew UN mo? Tapos syempre natatakot ako baka bigla niya akong sakalin. Mm-mm. Ang ginawa ko syempre medyo brainy si bakla. Inunahan ko ng iyak. Papa! Sa kwarto. Halika kayo dito. Ganun ako. Sabi ko gano'n. Hindi ko alam kung ano ko. Ako gano'n. Basta yung ano, typical. Tapos napaka-sweet nung message ni Pudang. Kasi tinanggap niya ako ng buong buo. Kasi hindi ka pa nag-out nun eh. Ako yung unang nag-out nun eh. Yun mga ka-bex, na ayun, mai-release ko na nga siya. Ano experience ng first release? Yung pumutok na gano'n. Yung pumutok ka, yung alam mong, huh, kalma na yun. So, to cut the anong story. Anong message ng Pudang mo nun? Sabi niya, kung sasaktan daw niya ako, yes, ayun, baka magkaroon lang din ako ng sama ng loob sa kanya, kung ilulublob niya ako sa tubig, like yung mga napapanood natin. Kasi that time is nasa mid, ano pa, hindi pa 18, ganun. 18 po kami noon. Hindi ako 18, 18 sis. Tayo noon. Nung nag-out ako, mm-hmm. Bakla, high school ako noon. Oh, 18 na tayo nun. High school tayo nun. Huwag mo kung ano yun. High school tayo nun. Ano ba okay, to? Okay. High school yun. Ah, sige. Nag-out na ako. Pero nag-college kami. Nagka-girlfriend pa rin ako. Kahit nag-out na ako. Nagkaroon ako ng dalawang girlfriend pa rin. Pero hindi siya ganun ka-seryoso. Unlike this one. Mm. Yun nga, so smooth lang. Again, sabi ko nga, pag may nararamdaman ka, si God lang talaga. Si God, maniwala kayo. Tapos pag hirap na hirap na kayo, that's the time na pakikinggan ka ni God. And the rest is ano naman na history. Mother ko. Mother and lola ko, yan. Pinaka ano, mabilis lang yun kay mother tsaka kay ano, mm-hmm. Kay granny. Oo, madali lang. Kasi alam na ni mama pala. Mm-hmm. Sana abi niya sa amin, alam niya. Binigyan pa kanya ako ng makeup dati. Ang gamitin niya. Supportive si ate. Si mother. Oh, ikaw sis, paano naging ano? Wala, sinabi ko lang bakla ko. Ayun lang. Nothing special. Ganun lang yung special. Sabihin nyo, pero charat! Hindi naman. Ka naman nag-out. Actually, ganito story. Nag-umamin. Na-pressure ako. Ano sabi ni Pudang? Siya lang daw dapat. Last na daw siya. Siya na magiging gay. Naging bakla. So, siyempre si bakla, oh my God, the pressure. Uh-huh. I don't feel pressure. Kaya hindi... Hindi ako umamin. Talaga. Ayoko. Nilabanan ko, Bex. Talagang... I tried to magka-girlfriend. Yun. Hilang-hilang. Mm-hmm. Alam mo ba, college kami, puro lalaki ang kaklase ko. Technician siya. Computer technician. Ganon ko nilabanan ng ano.
alam ko na nakaka-relate kayo. Yung feeling mong, syempre, mga lalaki, mga maton-maton, wala, takot na takot ako. Pagka pa naman natatago ka. Oo, parang konting lambot mo lang, ala, makala ka yata. Mga girls, syempre, eto kasi sa probinsya namin, napaka-ano nung school na pinasok ang CAT. Pag computer technician ka, never na nagkaroon ng baklang computer technician. Kasi medyo paglalambot-lambot, arte-arte ka, pwede ka-korea. Ay, ma-arte-arte. Yun. Kasi ngayon mga computer. So, syempre, ako, feeling proud, konti. Syempre, si bakla. Pinakauna. Pero hindi nila alam yun. Hindi lang ako pumapasok sa subject namin pag basketball. Basketball. Oo nga. Pero pumasa ako, ha. Ayun, paano yung coming out story? Yun nga. Yun na sa coming out. Na dito na yun. Sa Maynila na yun. Sa Paranaque. So, 2015. Pero may jowa na ako si Daddy. 2014, jowa na kami. Tapos, 2015, huling uwi ni Pudang yun yata. Nakitulog siya sa boarding house. Yun na ba yun? Oo. Hindi ba yun yung kanila tita na sinabi ko, oo, bakla siya. Alam niya na yun. Alam niya na yun kasi sinabi ko na kay ano nun, kay Pudang yun. Tapos in-advise niya si, ano, thank you sa pag-aalaga sa mga anak ko kasi siya nagluluto, di ba? So, yun sinabihan ko siya. Kasi nasa kwarto kami noon. Tapos sinabi ko na sa kanya. Tinanong niya ako, ano ka ba talaga? Ganun. Tao ako. Hindi, para kunyari actress tayo. Tapos, may nanonood na. Tapos, sabi ko, oo, ano ko. I'm a gay father. English. I'm a gay father. Charot! Wala na tayong magagawa dyan. Andyan na yan. Sabi yung gano'n. Ang masasabi ko lang, pumili kayo nung lalaking hindi kayo lolokohin, hindi kayo sasaktan. Parang sabi niya gano'n na, huwag kayong magpapaloko. Gamitin nyo lagi yung utak niyo. Yes, yun yung sabi niya. Okay lang maging ganyan kayo, basta huwag kayong gagawa ng masama at ikakasama niyo. Yun yung sabi ni Father sa akin. Kaya, actually, medyo naging madali din kasi broken family ka. Yes. Eh, hindi ko naman sinasabi lahat tayo, swerte tayo sa pamilya. Pero, naging swerte rin yung sitwasyon namin kasi mas madali nilang natanggap ano namin. Kasi nga, naging independent na kami ng ano, kumikita na kami sa sarili namin. Nakikita nila nung ano na porsigido kami. Alam nyo mga kabex, madali pong mag-out pagka hindi ko naman sinabing may pagmamalaki ka na. Alam mo yung may na-improve ka na sa family mo. Totoo. Lalo, yun. Mahirap mag-out kung sa una pa lang, puro palpak na yung ginagawa mo. Tsaka pangit yung nagiging feedback. Feedback or nagiging ano nung ginagawa mo. Oo, alam mo yun? Yan, totoo yan. Sa mga closet gay dyan na hindi pa nag-out, alam ko naman napakadami na nang nag-out ngayon. Oo, naiintindihan natin kung bakit hindi pa sila nag-out dahil mahirap nga. Oo, hindi madali. Lalo na kung ano, hindi ka pa ready at hindi ka prepare. Oo. Ayun. So, hindi mo kasi pwedeng i-push, madiliin lahat ng bagay. Nasa, sabi ko nga kanina, kung natutunan nyo sa akin, nasa right time, nasa pagpipray. Oo. At yun nga, pag ready ka na. Kung ready yung natutunan talaga mo kay Gerald, is ready ka na, alam mo na yung tatahakin mo talaga. Oo. Doon ka umamin. Hindi mo kailangan aminin agad. Yun, sa mga closet list. Oo. Actually, mga kabex, ang magulang nyo, alam na nila yan. Hinihintay lang nilang umamin ka, oo. Pero sa mga magulang naman na may magulang, merong magulang na alam mong istrikto, alam mo, yun yung parang hindi ka matatanggap. Siguro nandun yung pray, yung sinabi mo. Prayer talaga. Tapos, kasi ibibigay yung right time tsaka right
place kung kailan pwedeng maamin. Kasi ako nahuli ako eh. Nahuli lang din ako. Siguro yun na yung right time na inamin. Kasi nagkaroon naman na ng sign sa akin. Then yun, nagkaroon na rin po ng ano, ng time tsaka ano, na umamin ako. True. So yun mga ka-bex, again, sana may natutunan kayo dun sa coming out story namin. I'm coming out. Hindi po mahirap maging baklang kambal. Masaya siya actually. Ayan. Sobrang saya. Kasi, siyempre, iisa yung mga ano trip nyo, diba? So, ayun. Sana nagustuhan nyo yung coming out story namin na may na-share kami. And, sana na-inspired kayo. Again, yes. Sa mga katulad namin na out na, huwag po tayong gagawa ng bagay na ikakasama natin at ikakasama ng image natin. Siyempre yun lang naman din yung gusto ng mga magulang natin, ang mapabuti tayo kahit true, ganito tayo. Tama. Diba? I-prove natin sa magulang natin na hindi mali yung tama yung landas natin na pinili natin. Diba? Yes. At hindi natin i-prove sa kanila na masasama at hindi ano sa lipunan, ano ba yun? Salat sa lipunan. Oo, ang mga katulad natin na yes. Laban! Oh, yes! So, yun, spread love and freedom, yes. Equality, yan. Paramihin so, pa natin yung colors ng rainbow. Yes! So, again, kung di pa namin subscriber at na-enjoy mo tong video namin, pwede mong i-click yung subscribe button at ang bell button para sa yung notification. Para mauna ka sa mga kulitang videos namin. Again, I'm Gina. And I'm Jenna. And we are the Ginger Bex. Bye-bye! Agard, agard, agard. Bye-bye!